gilid ng chamber. Ayun ang nadiskobrehan nila. Batong hugis drum na yan at klaro naman talaga. Batong drum nakuha sa dayuhang treasure hunter 18 feet under lecture and guide number 109. Magandang araw sa inyong lahat mga katiits. Isang panibagong video na naman ito ng isang area ng kasamahan natin kung saan pinasa ni sir sa akin. Kaya panoorin natin para makuha na natin ang idea ang mga plastada ng mga sign sa ilalim. Kung mapapansin ninyo mga katiits, ayan, nag-clearing sila ni sir sa layer na ito nung nabutas nila ang pinaka-chamber. Butas yan mga katits. Pero ang mga parang blocky na ito, walang laman yan. Sa pag-down nila, ito ang tumambad. Ayan ang tumambad mga katits. May parang paso nasa dingding ng chamber. Naka-clearing na sila nito. Pero ang pinagtataka lang nila sa bandang gilid ng chamber, ayun ang nadiskobrehan nila. Batong hugis drum na yan at klaro naman talaga. Iguhit natin. Ayan, ang kakaiba lang nito, sa bandang harapan niya may hagdanan dyan na ginawa. Ituloy natin ang video sa area ni sir. Meron akong napansin nito pag ganitong klaseng mga plastada. Dahil ako man, ayun oh, parang hagdanan oh, sunod-sunod papunta doon sa batong drum na yun. Pero hindi ito nakasintro sa mismong chamber na sa dingding. Ayan, nag-clearing na sila ni sir yan. Or nag-clearing na sila sa mga panahon na ito. Ah, ito yung sinasabi ni sir na pinaka-pinanser nila, treasure hunter din, dayuhan. Hindi na lang natin banggitin kung taga saan yan. Ang pinaka-importante, ang plastada ng mga sign sa ilalim, para makunan din ninyo ng idea kung sakaling maka-encounter kayo ng mga ganitong klaseng chamber type or cave type style na pagkabaon ng deposito. Ayun, isang butas pa. Ito yung hagdanan nila sa gilid. Medyo malawak-lawak pala ito. Aabot pala ito ng mga 3 to 4 meters ang lawak. Ito yung sa dingding pala nakadikit mga katiits. Ang parang paso sa gilid ng paislanting na paso sa baba. May another na maliit na chamber. Pero may tabon rin ito. Noong nag-clearing sila, ito yung tumambad sa kanila. Ayun, klaro talaga na parang batong drum at may hagdanan. Ayun, niluwagan na nila mga katits para birahin na nang malaman kung ano ang laman. Maluwag pala sa ilalim. Ito yung plastada niya mga katits. Tayo, tao pala ang pinakakisami ng chamber. Halos nasa 6 feet. Pagdating sa taas, parang buhos ito ng simento. Ayun, ayun na yung pinakataas. Ibig sabihin pala nito, double chamber pala ito mga katits. Kung sisipati nating maigi, simula sa taas, pag down nila, natamaan nila ang chamber. Nabutas. Pagkabutas, yun yung naunang video na may mga debris na nakalagay. Nakatagpi-tagpi pag clearing nila, pailalim sa mismong chamber na yan. Malambot lang, pero ang pinagtataka nila, may another chamber dito sa gilid na may tabon rin. Ang isang butas nandito sa gilid at ang yung parang paso or jar na basag nandito sa area na ito kung saan nakaturo sa bahaging yan. Kaya inopen cut nila ang side na ito at ito na nga ang nabuksan nila. Balik natin. Ayun o, ayun yung nabuksan nila sa ilalim ng parte na ito.
Diyan ang batong drum na kalagay na may hagdanan. Ibig sabihin, positive site ito. Ganun pa man, hindi ko naman tinanong kay sir kung ano ang nakuha nila. Kasi ako mga katits, tama na sa akin na madagdagan ang ating kaalaman, idea. Pagdating sa pag-treasure hunting, huwag na tayo makialam kung ano ang nakuha nila or ano ang laman sa parting ito sa batong drum na yan. Kung sabihin niya ganun ang laman, di mas okay. Pero kung tayo ang magtatanong, mahirap yun mga katits. Ang totoong treasure hunter mga katits, hindi nangungulit, hindi nagtatanong kung ano ba ang laman dyan, ilang kilo, hindi mga katits. Dahil ang pagkasabi sa akin ng mentor ko, kung may kaalaman ka, mas madali na sa iyo maghanap ng ganitong mga klaseng deposito. Kasi pag nakatama ka ng mga chamber type, tulad dito sa isang area ng kasamahan natin, sabihin na lang natin na sa Visayas area ito, i-clearing lang, balikan natin yung ayun ang butas na hindi nila tinuloy sa gilid. Tinuro ng financier, maswerte sila kasi mababaw lang eh. May butas dyan. Ito na yung packet sa hagdanan. At sa area na yan, may chamber. Pero ang butas na ito, walang laman. Nasa baba pa ang chamber. Tuloy natin. Balik muna natin sa umpisa. Ayan. Medyo maliit ang pinaka-chamber sa ibabaw. Sa unang pagbutas nila or pagbutas nila, mapapansin natin mga katits, oh, maliit lang yung bunganga pala na natamaan nila. Ngayon, pinalakihan nila ang side na ito. Biglang nagkaroon ng spacer or butas. Kaya chamber na ang kalalabasan yan at cave. Itong bantayanan ninyo mga katits, kasi madalas talaga pag clearing or paglinis ninyo sa parting gitna, may mga debris dyan, bloki-bloki, kung anong mga sign na nilalagay dyan. Pero ito, sign ito ng gold bar mga katits, pag ganitong klaseng pagkalagay, pagkatagpi-tagpi. Ayan, sign niya ng gold bar na nakakamada. Pero kung biakin ninyo yan, madalas wala talagang laman. Dahil ako man, ilang bisis na ako nakabiak ng ganitong klaseng chamber. Sa gitna pa nilagay mga katits. Sing laki ng nag-iisang bato, puno yan ng halos puno ng buhangin or buhanging dagat. Pero malayo yun sa dagat mga katits, ang lugar na yun. Nasa halos iguhit natin para maintindihan ninyo. Yan yung chamber na nabuksan namin. Dito kami dumaan sa taas, nabutas namin yan. Pagdating sa parting ito, puno yan ng buhangin. Pababa. Ayan, nasa halos 5 feet ang tayo niyan, simula sa taas pa down dito sa sahig niya. Ngayon pagdating sa pinakasahig, may isang kwadradong siminto talaga mga katits na kahon. Sing laki or malaki-laki konti sa kahon ng Red Horse. Yung isang kahon na Red Horse, kwadrado talaga yan, pantay ang pagkalagay. Puno yan ang buhangin, tinabunan. Kaya inangat namin. Pag-angat namin sa taas, biniak namin, walang laman. Hindi magkalayo dito sa isang area ng kasamahan natin. Ayan. Na ang pinakatotoong laman. Nasa mismong dulo at sa bandang dingding. Dito may tabon rin yan, pero malambot. Kaya kailangang tanggalin ang tabon at ito na yung tumambad sa pag-clearing nila kasi nag-down pa sila dyan. Kasi kung susukatin natin mga katiits ito, nasa mapapansin natin ang lalim niyan. Simula sa kisami na ito, hindi magkalayo ng 3 feet yan. Wala pa atang 3 feet. Malagay natin 3 feet ang taas niyan simula sa kisami hanggang dito sa mga kinamadang parang mga box or sign na box sa pinakasahig. Pero kung babantayan nating maigi dito sa pinakadulo ng video nila, sobra tayo na ang level sa sahig. Simula sa taas,
Ayun, makikita natin dito, nakakatayo na sila mga katiit simula dito sa Kisame papunta dyan sa mismong sahig. Ibig sabihin, nandito banda yun sa kalagitnaan, yung mga sign na sinabi ko kanina na mga bloke-bloke na nakakamada, pero sa bandang gitna. Kaya bantayanan ninyo yan mga katiits, dahil ang totoong deposito niyan nasa dingding lang sinalpak yan. Ngunit kung may mga metal detector kayo, pag nakatama kayo ng ganitong klaseng chamber, i-detect ninyo ng mga metal detector ninyo ang dingding. Pero kung magaling kayo mag-sign reading, masusundan talaga ninyo yan. Kasi nagtuturo ang mga sign na sa gilid lang ang target, hindi lang isang area. Ang napuntahan kong ganito na nakuhanan na, naunahan lang kami. Madalas nag-umpisa talaga ito ng 18.5 feet under hanggang 32 feet. Ganitong klase ang mga disenyo talaga. Feet under. Ayan. Kaya bantayanan ninyo mga katits. Okay, sa pagtatapos dito sa simple picture and guide natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea at may apply ninyo sa bawat area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.